ating dakilain at sambahin ang Panginoong Butihin. Ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay dalang. Tanay na kunihat, inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong Butihin. Ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugong itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Tobit ang kanyang anak na si Tobias at sinabi, "Anak, huwag mong kalilimutang bayaran ang kasama mo at dagdagan mo." Matapos ang kanilang pag-uusap, tinawag ni Tobias si Rafael at sinabi rito, "Dalhin mo ang kalahati ng kayamanang dala natin at humayo kang payapa." Tinawag ni Rafael ang mag-amang Tobit at Tobias at sila'y nag-usap. Sinabi niya, "Salamat sa Diyos. Siya ay purihin natin, dakilain. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang kanyang ginawa sa inyo. Umawit kayo ng pagpupuri at pasasalamat. Ihayag ninyo at parangalan ang kanyang mga gawa at huwag kayong manghihinawa sa paggawa nito. Ang mga bagay na inililihim ng hari di dapat ibunyag. Ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ipahayag upang siya'y parangalan at purihin. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo madadaig ng masama.
mas mainam ang manalangin at magbigay ng lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap kaysa magpayaman at mandaya. Mabuti ang magkawang gawa kaysa mag-impok ng ginto. Ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan. Hahaba ang buhay niya, ngunit ang nagugumon sa pagkakasala ay kaaway ng sarili niya. Kailangang malaman na ninyo ang katotohanan. Wala akong ililihim sa inyo. Natatandaan ninyong sinabi ko na maaaring magtago ng kanyang lihim ang hari. Ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ngang ipahayag. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong manalangin ka, Tobit, at ang mangunang at ang manugang mong si Sara sa Panginoon, ako ang nagharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayon din ang ginagawa ko tuwing may inililibing ka. Alam kong higit ka alam kong kahit ka kumakain, ay iniiwan mo ang hapag para lamang maglibing ng patay. Bumaba ako rito para samahan ka. Ako rin ang sinugo ng Diyos para pagalingin ka at ang iyong manugang na si Sara. Ako si Rafael, isa sa pitong anghel na humaharap sa Diyos para maglingkod sa Kanya. Tumayo kayo at magpuri sa Diyos, sapagkat ako'y aakyat na sa Kanya. Ang lahat ng nangyari sa inyo ay inyong isulat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing sa hukay masadlak, muling hinahango niya't binubuhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kaya ngayon alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungang, parangalan ng Haring walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at namuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay iyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adhika. Yeah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Iniubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang kwento ng pagbibigay ang ating narinig mula sa bidang babae ng ating ebanghelyo. Babae ang bida sa ating kwento. At itong babaeng ito ay hindi pinangalanan. Wala tayong narinig na pangalan. Oh? Kaya pwede nating sabihin o pwede nating tingnan na ang babaeng ito ay walang sinabi sa buhay kumpara sa mga may pangalan. Oh? Diba? Pag may pangalan ka, ibang dating. Oh? Pero ang babaeng ito, hindi pinangalanan. Ibig sabihin, ordinaryo. Ibig sabihin, walang sinabi sa buhay. At ang babaeng ito ay isang balo. Alam niyo po, noong panahon ni Jesus, ang isang balo ang isa sa mga pinakakawawang tao. Dahil noong panahon ni Jesus, lalaki lang ang binibilang. Yung babae, hindi. Oh, hindi kabilang, no? Hindi binibilang. Tapos, lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. Eh ang balo, walang asawa. Namatayan. Ibig sabihin, walang ikinabubuhay. Walang kabuhayan ang balong ito. Walang hanap buhay. Pero kung sino pa ang walang sinabi sa buhay at kung sino pa ang walang kabuhayan, siya pa ang nagpakita ng labis-labis na pagiging mapagbigay. Ikinumpara ni Jesus ang balo sa mga mayayaman na naghulog ng kanilang mga handog para sa templo. Lahat sila, malalaking halaga ang ibinigay. Pero ang balo, inihulog niya ang 2 kusing na pera. Sa lahat ng nagbigay, ang balo ang hinangaan ni Jesus. Hinangaan siya dahil ibinigay niya ang lahat-lahat
nang mayroon siya. Hindi tulad ng mayayaman. Malaki nga ang ibinigay, pero alam naman ng lahat na meron pa ring itinira sa sarili. Alam naman ng lahat na malaki man ang ibinigay, hindi mauubusan ang mga mayayaman. Itong aral sa atin ni Jesus tungkol sa pagbibigay. Ang pagbibigay ay nasusukat hindi sa laki o halagang naibigay, kundi sa laki at halaga ng natira sa sarili. Hindi po ito lagi tungkol sa pera, ha? Hindi po. Sa panahon ngayon, kahit nga pag-ibig, tinitipid. Diba? Yung iba, sabi nila, pag nagmahal ka, magtira ka para sa sarili. Pwede bang hatiin ang pagmamahal? Ano yan, mamon? Hahatiin mo? Monay? Isa sa'yo? Isa sa akin? Ganun ba yun? Hindi pwedeng nagtitira. Tignan nyo. Tignan natin ang isip ng tao ngayon. Lagi, pag nagbibigay, kailangan may matira. Hindi lang tungkol lagi sa pera, ha? Minsan, pati yung paglilingkod natin, di ba? Ano lang ba yung binibigay natin sa Diyos? Yung kakarampot na oras natin. Kapag day off lang natin. O kaya, yung pagdadasal natin, di ba? Tuwing kailan lang ba tayo nagdadasal? Magandang tignan yun. Ikaw lang makakasagot nun kung gaano kalaki ang ibinibigay mo itong aral sa atin ng tungkol sa pagbibigay. Wala sa halaga, wala sa laki ng ating iniaabot, kundi sa laki at halaga ng natitira sa atin. Kung babalikan natin yung balo, marahil hindi lang pagbibigay ang kanyang taglay, kundi higit sa lahat, matinding pananampalataya. Yung ibigay mo, yung lahat, yung ibigay mo ng buo, yung ibigay mo na wala kang tinitira sa sarili, hindi ba pananampalataya lang ang pinanghahawakan mo? Pananampalataya na hindi ka pababayaan ng Diyos. Ganito magbigay din ang Diyos. Walang tinitira, buo, at kahit kailan hindi nagdadalawang isip. Itong tunay na pagbibigay, hindi nag-iisip kung ano ang matitira sa sarili. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayroon tayong iisang ama sa lahat at iisang guro, ang kanyang bugtong na anak. Dumulog tayo sa ating ama para sa lahat ng kanyang mga anak sa buong mundo. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga tumatanggap ng sakramento ng orden para sa banal na paglilingkod, naway maging tapat at totoo sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa simbahan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maibigay ang mabuti at magaling na serbisyo sa tao, at hindi unahin at paglingkuran ang kanilang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang kababaang loob ni Kristo, naway pumigil at magpasuko sa kapalaluan at pagkukunwari ng mga taong may matayog na pagtingin sa sarili. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Mapagbigay ang ating Diyos.
Kaya sa katahimikan, ating ilapit sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Diyos at Ama ng lahat ng sangkatauhan, itinataas namin sa iyo ang mga panalangin na mga sumasampalataya sa iyo. Ganon din ang mga hindi pa nakaririnig ng iyong banal na ngalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagkaalay namin sana ay kalugdan mo isang bayan na nagpupugay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag na bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Bonifacio, tanggapin mo ang pinagdiriwang ng paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Bonifacio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa mundo. Dali kumait, uminom kayo, tanghain ni Jesucristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain, nagbibigay buhay, hunin at pagsaluhan. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali Jesus ang kopag ng kaligtasan, kung binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipad sa bayang kanyang hinira. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dalit, kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, di kayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, uhugas sa mga sala. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dalit, kumain, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa paggunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang ay humihingi na iyong pagkalooban ng pagkakaisa o pakikiisa sa mga martir na banal sa pagsasalo, sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan.
O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.